Taho kayo dyan. Ayan. Madalas sa umaga natin makikita ang taho at madalas mabibili natin ito kay kuya, kay tatay o kay manong. Pero kakaibang taho vendor ang nakilala ko rito sa Taguig. Nandito ako ngayon sa Heritage Park at makakasama ko ngayon si ate yung nagbebenta ng taho. Ayan, ate, hi! Hello! O, ano po pangalan nila, ate? Juanita Rodriguez po. Juanita Rodriguez. Yes, ate, ilang taon mo na yun ginagawa yung pagbebenta ng taho? 17 taon na po. Ano ba yung mga problema mo sa pagtataho? May time na pag sumobra talagang ulan, hindi kayanin dahil mababas yung likod, sakit likod eh. So, ano lang, tigil-tigil lang sa lilim, sa may bubong. Kaya ngayon ako inabot ng gabi dahil 2 balde po itong dala ko. Kaya yung kamusta? Di ba parang nadulas ka? Ano? Kwento mo nga. Yung nadulas ako ay grabe, sobra talaga. Hindi pa ako ganun ka-expert magpasan. Tumambling yung balde, tumambling din ako sa gitna ng kalye. Kasama yung taho, nag-swimming ako sa taho. So, sa pagbibenta ba ng taho, ano na nangyari sa pamilya mo? Napaaral ko po ang aking mga anak sa tamang paaralan. At saka natutulungan ko rin po yung mga kamag-anak ko sa probinsya na nangangailangan. At isa pa ay nakapagpatayo po ako ng kubo para sa pamilya ko. Pero lagi mo lang din sinasabi sa akin, pinagtapos mo kami hindi para ibalik ang pagod na ginawa mo, kundi dahil edukasyon lang ang maipapamana mo sa amin. Pero darating din ang panahon, ma, na makakabawi kami sa iyo. Nagpapasalamat din kami sa pagtuturo mo sa amin ng tamang pag-uugali. Talaga namang saludo po kami sa tulad niya na masipag, nagtsatsaga at kahit kuminsan siguro umuulan, di ba? Opo, umuulan, maaraw, bumabagyo minsan. Tanda ko pa nung undoy, ako po'y nagtitinda sa Heritage, ang baha po ay hanggang tuwot. Doon sa baba ay lagpas tao, kaya ayaw ako pa sakayan ng rubber boat, baka daw mabutas. So naglakad po ako ng napakalayo upang makatawid sa baha. Nagpapasalamat po kami sa pure love na ibinibigay mo sa amin dahil sa kagustuhan mo, huwag namin maranasan ang mga naranasan mo noon. Kahit babae ako, ginagampanan ko kahit ang trabaho ko ay panlalaki. Sobrang saya. So yun, di ba, mga kapitbuhay, nakita natin talaga na nagbubunga talaga ang pagsisikap at syempre dapat lakipan ng pananampalataya. Kasi di ba, sikap ka lang ng sikap, kung hindi ka naman umaasa sa Panginoon sa sarili mo ng lakas, ay wala ring saysay, tama? Opo, tama po. Kaya po ako ay bago po ako mag-umpisa magtinda, pagkaalis ko po ng factory, nihilig ko kay Lord, Lord, ikaw na pong bahala sa paninda ko. Kasi hindi ko po ito kaya pag ako lang po mag-isa. Yun lang po ang kahilingan ko sa kanya. Kaya binigyan naman niya ako na super lakas. Ako si super nanay talaga. Ang tanging hiling ko lang po sa itaas ay bigyan ka pa ng lakas, kalakasan ng pangangatawan at gabayan ka lagi sa iyong ginagawa. Ma, maraming maraming salamat po sa lahat. We love you. Yan mga kapitbuhay, ang isa na namang inspirasyon na kapupulutan natin ng maraming aral sa buhay. Kaya i-like at i-share para to inspire others through this video. Mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ako po si Rolando Altoniforte saying, this is my story, your story, his glory. Rak-rak, gid nga salamat.